lang, maglagay lang tayo nito. Green water, buhusan natin. So, ibuhusan natin dito mga kalabski. What's up mga kanapski, welcome back sa ating munting YouTube channel. Today mga kanapski, ang topic natin na gaya nga ng sinabi ko nung nakaraang vlog natin yung part 1, papakita natin ang pagkukulture ng ating dad niya Moina. Pero bago yan mga kanapski, kung bago ka lang sa ating munting YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo pag mayroon tayong mga bagong video. Ayun yung mga kanapski, papakita natin kung paano mag-culture. So ang kailangan natin, green water. Papakita natin next vlog yung paano mag-culture ng green water. So ito yung papakain natin sa ating Moina. At mayroon akong started dito yung nahats natin nung nakaraan sa part 1. Maglalagay tayo ng green water. So dito lang natin ilagay kasi demo lang naman to. So para magpakita natin kung talagang dadami ba siya. So pagka okay mga kanapski, bahala na kayo kung gaano malaki yung container nyo. Kung maramihan ang gusto nyo, yung malaki na ang gagamitin nyo. Pero ito lang ang gagamitin natin for demo lang. Umpisahan natin. So ang gagawin lang, maglagay lang tayo nito. Green water, buhusan natin. So ibuhusan natin dito mga kanapski ng green water. Pero hindi solid na ano mga kanapski. Hindi solid na green water. So salain ko lang to. Salain lang natin kasi mayroon siyang mga lumot pa na ano. Na hindi na. Hindi na tunaw, so salain na natin. Bali dalawa yung gagamitin natin mga kanapski. Tapos sa sunod na vlog mga kanapski, gagawa tayo ng vlog tungkol sa paano magkaroon ng green water na walang starter. Kasi pwede rin kasi mayroon ka ng ganito, haluan mo lang yung tap water o galing sa aquarium magkaka green water ka na. Pero kung wala kang ganito, so may paraan dyan mga kanapski. Tapos haluan lang natin siya ng stock water mga kanapski. Para hindi siya solid. So haluan lang natin siya dito. Ayun, tapos kuha lang tayo mga kanapski ng starter natin dito para padamihin. So mayroon ako dito mga kanapski, kukuha tayo. Kunti lang kasi ito natira kasi ginamit ko na, pinakain ko na kanina mga kanapski. So ayan, tama lang yung karami mga kanapski para malaman talaga natin kung dadami ba siya. So ilalagay natin siya dito. Ganyan lang mga kanapski. So ayan, kunti lang yung ilagay natin para makita talaga natin kung dadami ba talaga. So maghintay tayo ng 3 days. After ng 3 days mga kanapski, balikan natin. So yun mga kanapski. So yun mga kanapski. Yan lang kasimple mga kanapski. Napakadali lang. So after ng 3 araw pwede na natin ma-harvest. At mayroon ding paraan para paano natin siya mapatagal na hindi siya magka-crust. Mas maganda talaga, pwede naman na yung yeast na pakain, tutunawin ilagay. Mas maganda talaga mga kanapski, yung green water ang pakain natin para mas tumagal sila. Tapos haluin lang ng konti
para mag-recollect yung oxygen niya. So yun lang mga kanapski. Babalik tayo after 3 days. 3 days later. So ayan mga kanapski, ayan. Sobrang dami na nila mga kanapski. So success yung culture natin, ayan. Sobrang dami. Hindi pa nila naubos yung green water natin. Ayan. Ano pa doon? So marami pang maliliit mga kanapski. Hindi na masyadong makikita. Tingnan natin. Yan nasa ilalim. Dito mga kanapski. Yan, sobrang dami pang maliliit. So ang dami pang maliliit mga kanapski. Kukuha tayo ulit dito ng pang start ulit ng bagong bukas. Magbubukas tayo ng bagong culture mga kanapski. So yun. Success. Yun. Dami na. So kapiranggot ng nilagay natin. Pero ang daming nagiging anak nila. So yun mga kanapski. Mga kanapski, yun, pang 3 days natin ngayon sa ating kinulture na Dapnya Muina. So success mga kanapski, nakapagparami tayo ng ating Dapnya Muina mula dun sa binili natin na starter sa online mga kanapski. So andyan yung video natin sa taas mga kanapski, yung paghahats natin ng ating starter na nabili natin online. So yung link andyan sa taas, at ilalagay ko rin yung link sa baba kung saan ko nabili, kung anong tindahan na binilang ko online sa pagbili ko ng Dapnya Muina. So ayun mga kanapski, success tayo sa ating kinulture na Dapnya Muina mula dun sa ating starter. So shout out portion tayo mga kanapski. Dito yung may wagang so shout out tayo una kay Jen Cruz, isang member natin. So maraming salamat na Jen Cruz sa pagiging member mo ng ating channel. So shout out sa iyo, at shout out din kay Bing Fish and Exotic Reptile Enthusiast na isang vlogger na kaibigan natin sa Butuan City. So shout out sa iyo Boss Bing. Shout out din kay Gascon Aquayard. Shout out sa iyo Boss Gascon. Shout out din kay RNC's Backyard. Shout out sa iyo. Shout out din kay Goldfish Republic ED Line. Shout out din kay Pax Flowerhorn sa BXU. At shout out rin sa mga florist family dyan sa Butuan. Shout out sa mga florist family dyan. Shout out rin kay Sans Bar. Sans Bar, shout out rin. At kay Louis S. Louis S, shout out sa iyo boss. Shout out din sa mga taga Labugon, Mandawi, Cebu, Peacekeeper. So shout out sa inyo mula kay Boss Peter Suson. Maraming salamat sa inyo sa pag-suporta Boss Peter. Maraming salamat. Yan lang ang shout out natin mga kanapski. Sa susunod, kung mayroon kayong mga ipa-shout out, so abangan nyo yung mga gagawin pa nating mga video. O gagawa tayo ng mga shout out din. Pero may mga ibang video ako na walang shout out portion, lalo na pag ma-exit lang. So ayun, maraming salamat mga kanapski. Siguro ang susunod natin na i-share sana makatulong din sa inyo. Yun, maraming salamat. God bless, mabuhay tayong lahat, at happy peacekeeping. Bye bye.